देखे कोई लीना समितई को गिपो regional manager mo, ha? Ay? Nagpapasikat sa anak mo. Guwapo, hey, no? For effort. Makawala yung cheese na yan, ha? Okay? Oh. Wow, magaling! Wow. Ay, nako, grabe. Anak, oh. Diyos. Victor? Hello, Yvonne. Ang papang. Bakit? Anong nangyari? Inatake ang papang, eh. Nay! Bakit? Bakit inatake? Nay! Ibon, wala na ang papang. Umuwi ka sa pamilya mo. Victor, minahal ka ni Yvonne. Diretso lang kayo. Kaliwa ko kayo, ha? Thank you.
ka ba na sa ng kaibigan ko? Bakit naman pati tatay niya? Bakit pati si Papang? Hindi ko na kaya to. Bakit siya inatake? Victor, ano nangyari? Bakit siya inatake? Victor, ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Papahinga ang nanay mo. Hayaan na lang muna natin siya. Shakira, Albert, baka gusto niyo munang umuwi. Sige, uwi muna ako. Pero babalik ako bukas, Mimi, ha? Kung may kailangan kayo, tumawag ka lang. Sino mo babantay kay Yvonne? Sige, tatawagan ko si na Doris para may karelyebo din kami ni Marcus. Tsaka kailangan ng tutulong sa lamay. Halika. Kaya mo yan. Nandito lang ako. Love? Okay ka lang? Yung ganun kong lalaki. Na. Ano? Anong nangyari? Na-aksidente ba? Natake sa puso eh. Inamin ko kasi nahiwalay na kami ni Yvonne. Kasi lahat ng umat siya namatay. Sabi sa kanya. Sumpa ako kay Iba. Bumangon ka na dyan. Sagutin mo yung telepono. Init na ako ng tubig at baka dumating na yung papang mo. Ito. Hello, Mimi. Marlon, kasama mo ba si Mamang? Oo. Pwede lumayo ka muna sa kanya. Bakit? Pumunta ka sa ospital. Ano ba ito? Agaga. Si papang mo. Ba't pa ganyan, boss mo, Mimi? Huwag ka nabibiro, ah. Okay ka lang ba? Ba't nandiyan si Papang, Mimi? Wala na si Papang, Marlon. Iwan na tayo ni Papang Bok. Marlon.
may problema ba? Sa ospital po si Papang. Inatake siya sa puso. Ano? Ay, naku! Ay, takot ang Papang mo sa ospital! Bilisan mo! Bilis ka! Mang, hindi na po tayo siya maabutan doon. Hindi kita maintindihan. Wala na po siya, Mamang. Patay na po siya. Narawan ng Papang niyo. Ito yung bagong kasalita. Sabi niya noon, para daw siya nagsimula ng bagong buhay nung ikasal kami. Ngayon wala ka na asawa ko. Di ibig sabihin noon tapos ng kasal natin. Kaya ako nga dinala ito para sabihin sa'yo. Nadaladala mo ang puso ko kahit saan ka magpunta. Sigurado ka ba talaga na pupunta ka sa wake? Paano kapag nalaman ng asawa mo? Sigurado ako na sisisihin ka niya na kung hindi mo inamin sa tatay niya tungkol sa atin, hindi ito mangyayari. Kailangan akong harapin ng kasalanan ko sa kanya, Janine. Hindi mo kailangan akuin ang lahat ng kasalanan. Dalawa tayo nanindigan para sa relasyong ito. Kaya karamay mo ko. Kung kailangan mo ng lakas, nandito lang ako. Salamat. Alas na ako. Jude, I sincerely apologize. It's all good. Just learned to have a backup plan. That's not what I mean. It was about Victor's misbehavior the last time he was here. He was really in a bad mood. Oh, that. Forget it. I should learn to keep my distance from now on. Right, Janine? I'm really, really sorry. I'm not sure if you're still interested and willing to pursue the project. We can cancel the deal today and withdraw your initial investment. The deal is still on, Janine. We'll do good business together. Victor is one lucky guy. You're one great catch. Doris, asan na tayong kuya mo? Bakit hindi pa siya tumataan dito? Masabihan mo ba siya? Naku, Mamay. Si Kuya kasi ang kasama ng papang ni Ibong kagabi bago siya atakihin. Ha? May kutub ako na may nasabi o nagawa si Kuya na hindi maganda kaya inatake sa puso yung matanda. Diyos ko. Ang tama ang kutub mo. Paano na pag
pinagbabayaran ni Victor kay Yvonne na ganun katinding kasalanan. Wala nang katapusan na magiging galit ni Yvonne sa kuya mo. Advice lang, pare. Huwag ka na pumasok sa loob. Gusto ko lang makiramay. Si Yvonne ilang beses niyang hinimatay. Nandiyan pa yung bayaw mo sa loob. Alam din nila na ikaw ang huling kasama ni Tito Jaime nung namatay siya. Nagtataka sila anong ginawa mo ba't siya inatake sa puso. Para pag pumasok ka dyan, magkakagulo. Yvonne, anak, siguro dahil sa akin kaya namatay ang papang mo. Mam, huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Matagal nang may sakit sa puso ang papang mo. Hindi niya sinasabi sa akin. Pero isang araw nakita ko yung resulta ng check-up niya sa ospital. Imbis na sarili niya, iniintindi niya kung inaasikaso niya. Pililiguan, pinibihisay, pinapakain. Lalo na nung maoperahan ako. Araw-araw nga siyang umiinom ng gamot, pero araw-araw rin naman siyang kumakayod sa bukid. Dahil sa akin, naging mahirap ang buhay ng papang mo. Ma'am, wala ho kayong kasalanan. Eh, bakit si Victor hindi tumadalaw? Di ba't siya guling kasama ng papang mo? Siya na lang ang wala dito. May problema na naman ba kayong mag-asawa? Sa papang mo ang luha na yan, o sa asawa mo. Mam, huwag niyo kami intindihin ni Victor. Okay lang ho kami. Mahal ni Yvonne yung si Papang. Diyan nga nagmana yun eh, sa pagkaaligaga. Maasikaso kasi si Papang. Hindi siya titigil hanggat hindi niya na ibibigay sa'yo lahat ng gusto mo. I really feel bad for Yvonne. Mahirap mawala ng ama. Batang-bata pa. At least kung may iiwang mang legacy si Papang, yun yung napalaki niyang matino si Yvonne. Sige, si Marlon na rin. Kahit minsan may topak yun. Yvonne, kape ka muna. Salamat. Toris, tawagan mong kuya mo. Sabihin mo, pumunta siya dito. Pero Yvonne, kailangan ko siyang makausap. Isa pa hindi pa alam ng mamang na hindi na kami nagsasama. Kanina niya pa hinahanap si Victor. Pero kasi Yvonne, ikaw lang iniisip namin. Actually, kanina pa andyan sa labas si kuya. Pero ayaw nga namin papasukan dahil nag-aalala nga kami sa'yo.
tawagin mong kuya mo. Sabihin mo magpanggap mo ng manugang hanggang ilibing ang papang. Sige. Bakit ka umiiyak? Nagigilty ka? Saan? Sa listahan ng lahat ng kahayupan mo sa akin, saan ka nagigilty? Yvonne. Pinasama mo ang loob ng papang nung nagkausap kayo, kaya siya inatake, hindi ba? Sa kanya na hiwalay na tayo. Nagkaroon ako ng ibang babae. Victor? Anak. Butang na lang magpanggap ka ako kay tayo. Katapos ang burol ng papang magtutuos tayo. Amang. Totoo bang iwalay na kayo ni Victor? Hello, Carla. Pakitanong kung saan nakaburol ang tatay ni Yvonne. Gusto kong makiramay. Tayong dalawa lang naman. Magtatapat na ho ako. Hindi ko ho agad sinabi sa inyo yung problema namin ni Victor. Kasi ayoko hong mag-intindi ka pa. Ayoko hong na masasaktan kayo ng mama. Ang gusto ko lang naman ho yung protektahan kayo eh. Yung hindi nyo na ako aalahanin. Kasi alam ko mag-iisip kayo eh. Tiisin lahat ng sakit na dinulot sa akin ni Victor. Pero pang makita ko kayong nasasaktan ng mamang yun, well, hindi ko kakayanin. Pero patawarin niyo ako. Sabi mo? Nasaan? Sa labas.
Sunugin natin sa krematoryo! Atagdala ka pa talaga ng bulaklak. Baka gusto mo ipulupot ko sa leeg mo yung corona ng patay na daladala mo.